The DZRH, the Elizalde. Look at the bus, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Huling araw ng Linggo sa buwan ng Marso, at sa pagtatapos ng ating Women's Month Special, isang natatanging alagad ng sining ang ating bibigyang parangal sa hapong ito. Bagamat wala na siya sa ating piling, nag-iwan siya ng mahigit na 20 full-length feature films at marami pang ibang proyekto sa pelikula at telebisyon sa loob ng halos 30 taon. Bukod dito, nariyan pa rin ang napakaraming direktor, cinematographer, aktor at iba pang bahagi ng industriya na kanyang naturuan o di kaya'y nabigyan ng break sa mundo ng filmmaking. Kaya't sa hapong ito, samahan niyo kaming magpugay sa isang kababaihang alagad ng sining na nagbigay sa atin ng mga di malilimutang obra, lalo na sa genre ng feminist films, si Direktor Marilou, Diaz, Abaya. Isinilang noong March 30, 1955, si Marilou Diaz Abaya ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Communication Arts mula sa Assumption College, Makati noong 1976. Nakamit naman niya ang kanyang Master of Arts in Film and Television mula sa Loyola Marymount University sa Los Angeles, USA noong 1978 bago tumulak sa Inglaterra upang kumuha ng advanced courses mula sa London International Film School noong taong ding yun. Itinanghal ang una niyang pelikulang Tanikala noong 1980 na sinunda ng 3 mahalagang obra sa larangan ng feminist films. Ang Moral noong 1983, Baby Tina at Kamal na parehong lumabas noong 1984. Matapos ang 1986 EDSA Revolution, pansamantalang iniwan ni Marilou ang mundo ng pelikula upang gumawa ng mga programa sa telebisyon tulad ng 6 O'Clock News at Public Forum na pawang may kinalaman sa politika at lipunan. Ginawa ni Marilou noong 1991 ang Kung Ako'y Iiwan Mo na naging hudyat ng kanyang aktibong pagbabalik bilang filmmaker. Kabilang sa mga premyadong obra na ginawa niya sa mga panahong ito ang Ipaglaban Mo, May Nagmamahal Sa'yo, Sa Pusod ng Dagat, Jose Rizal, Muro Ami at Bagong Buwan. Kabilang sa mga parangal na natanggap ni Direktor Marilou Diaz Abaya ang 2001 Fukuoka Prize for Culture and the Arts, 2001 Urian Dekada 80 Awards para sa Moral at Kamal, Urian Dekada 90 Awards para sa Milagros at Jose Rizal, 1983 British Film Institute Award para sa Moral, ang 1998 International Federation of Film Critics Award at 1998 Network of Pan-Asian Cinema Award para sa Pusod ng Dagat, ang 1,000 Women for Peace Across the Globe co-nominee for the Nobel Peace Prize noong 2005, ang Japan Ministry of Foreign Affairs Award at ang Ateneo de Manila University Tanglaw ng Lahi Award noong 2006. Bukod dito, tumanggap din siya ng ilang tropeyo bilang Best Director mula sa FAMAS, Film Academy of the Philippines, Star Awards at Catholic Mass Media Awards. Pumanaw si Direktor Marilou Diaz Abaya noong 8 ng Oktubre 2012 dahil sa sakit na cancer. Naiwan niya ang asawang si Manolo Abaya, isang premyadong cinematographer at mga anak na sina Mark at David na kapwa ding mga alagad ng sining. Sa hapong ito, isang espesyal na episode ang hatid ng Art2art bilang pagkilala sa mga sariwang alaala ng multi-awarded filmmaker Marilou Diaz Abaya. Kasama po natin para bigyang parangal si Director Marilou Diaz Abaya, ang premyadong Director of Photography na si Ms. Lee Briones Maley. Lee, welcome back to Art2art. Thank you, Ms. Lisa. Magandang hapon sa lahat. Nung nag-guest ka dito,
radio pa lang kami. Ngayon, meron ng cameras dito sa harap ng ating... Makakatuwa na. Visual na. Yes, yes. Okay. Ako una kong nakilala si Direk Marilou Diaz Abaya sa isang field trip na ginawa namin. Grupo kaming mga artists noon na pumunta sa El Nido sa Palawan for one night. And doon ko siya nakilala. And of course, kasi kapwa Teresian sa St. Teresa's College. So, ikaw naman, paano mo unang nakilala si Direk Marilou Diaz Abaya? Okay. After college, nag-work ako sa isang production house as a production manager. And katrabaho ko si Direk Bossing, Manolo Abaya, ang husband niya. And naalala ko, sabi niya, Lee, kumain kayo sa bahay. Masarap ang adobo. Okay. So, we went to their place sa Horseshoe. Doon ko unang nakilala si Direk Marilou. Siyempre, parang, siya yung nagluto ng adobo. Yes. Okay. Pero sandali lang yung meeting namin. At next ko siyang nakilala na at nagkaroon na kami ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Nung inalok niya ako magturo sa isang eskwelahan, Asia Pacific Film Institute. Bago pa yung Marilou Diaz film, yung Midafi film. Okay. So, yun yung pangalawa. Siyempre, hindi ko alam ang sasabihin nung na-meet ko siya. Kasi, nung college ako, doon ko nakita yung mga pelikulang ginawa niya. This is mid-80s. So, yun. Okay. So, ano yung unang-unang pelikula niya na napanood mo? Naalala ko yung Carnal. At saka, Brutal, si Ami Austria. At nung napanood ko yun, parang nagulat ako na naiiba ang kanyang pananaw, diba? Sa daming pelikulang na expose kami, parang matapang ang pelikulang ito. So hinanap ko pa yung iba niyang pelikula. And dahil estudyante pa lang ako, sabi ko nakakatuwa na sa panahong ito, merong isang babaeng matapang na magpapakita kung ano ang saysay, anong nangyayari sa babaeng Pilipina. Yung Karnal, yung Brutal, Moral, I think. These films are forever etched sa isip ko na pwede pala. Pwedeng may boses ang babae. So yun, hindi ko alam na in the future, makakasama ko siya in a very, very special way. Hindi kami nagkaroon ng chance na magkatrabaho kasi pregnant ako nung inas niya akong mag-ilaw para sa kanya na underwater. Pero nung niyaya niya ako magturo, doon napaka-special nung relationship na nangyari. But coincidentally, I think Brutal din yung unang-unang napanood ko. In fact, if I remember correctly, I was third year high school. Oh my God. Okay. How did the films of Direk Marilou affect people's perception of women during those times? Direk was known as someone with a very feminist point of view. Pero yung kanya, naka-incorporate sa anong kinalalagyan ng isang babae. So, normal, natural, di ba? Hindi masasabing sobrang pambihira ng mga circumstances. Sa isang, yung Brutal, for example, housewife, di ba? Hindi mo akalain na sa isang, di ba, sa isang iglap, mababago ang buhay mo, di ba, na magiging ganun ang trato sa'yo. Na meron sa kasimplehan ng buhay Pilipino, nangyayari yung ganun. So para sa akin, yung choice niya of stories are simple ones, pero napakalalim at napaka-broad ng dinidiscuss niya. Hindi siya nagsusumigaw, di ba? Hindi siya nangangaral or ano. Inihahayag niya, inilalatag niya, ano ang dinaranas ng isang babae, di ba? Bilang asawa, bilang ina, bilang anak, bilang asawa. So, it is something I think na naka-align sa kanya bilang babae. So,
gustong-gusto ko 'yon, yung pagka-feminist no, na hindi tayo rara-rara, lumaban tayo. Hindi ganoon yung nararamdaman ko nung nanonood ako ng mga pelikula niya. Yes. Okay. Kahit nung pakikipag-usap ko sa kanya, very nurturing, very very, very motherly, but very strong. Mm-hmm. 'Di ba? Very firm and with a sense of purpose and direction. Mm-hmm. Tsaka, parang very subtle. Ano? Oh, oh. Mm-hmm. Very suggestive. Mm-hmm. Okay. Actually, kilala nga siya bilang, para sa mga pelikula na may social statement. Mm-hmm. Right? So, ano-ano ang kanyang mga paboritong tema? Si Direk, you know, napaka-consistent niya eh. Mm-hmm. Yung kanyang atake sa social change and yun nga sa Filipinos in general, whether babae or hindi. May kita mo dun sa feminist films niya, itong mga naunang napanood natin, moral, brutal, karnal. Mm-hmm. Tapos yung mga sumunod, Muro Ami, di ba, about children, Jose Rizal, di ba, yung mga sumunod pa, lahat yun ay nagdi-discuss, di ba, ng isang point of view na masasabi kong intelihente. Mm-hmm. Diba? Hindi sa pamamagitan ng himagsikan or ng isang maingay na pelikula, may papakita niya na ito yung values ng Filipino. Napaka, how will I say it? Napaka, hindi tempered, yun nga. Napaka visual. Napaka visual at napaka lalim. Simple lang, diba? Yung naalala ko, napanood ko siya sa Brussels and masasabi kong yun ang paborito kong pelikula niya, yung Sa Pusod ng Dagat. Mm-hmm. Diba? It's about a small town, diba? Mm-hmm. Akamadrona. Mm-hmm. So, again, diba, nandun lang ang kwento sa maliit na lugar na yon. Pero yung slice of life niya, maihahambing mo sa ibang antas ng lipunan, diba? Mm-hmm. Pwedeng sa mayaman mangyari rin yun, pwedeng sa mahirap, sa gobyerno. Mm-hmm. Mm-hmm. So, napaka-subtle ng kanyang boses bilang filmmaker. Mm-hmm. And would you say na naging role model or inspiration siya para sa mga iba pang mga babaeng filmmakers na pumasok sa industriya? I would think so, yeah. Mm-hmm. Lalo na kapag nalaman mo na isa siyang educator, diba? Hindi naka-align yung paniniwala niya at kung sino siya sa mga pelikulang ginagawa niya. Mm-hmm. Hindi siya gumagawa ng isang bagay para pag-usapan. Mm-hmm. Gumagawa siya kasi gusto niyang magturo. Mm-hmm. Diba? Hindi ko makalimutan ang sabi na yun, more than a directorly educator, teacher ang gusto ko. Yun daw talaga ang gusto niya. Mm-hmm. At ulit-ulit niyang sinasabi yun at nakita ko yun. Mm-hmm. At marami na talaga ngayon dito mga Direk Marilou Diaz Abaya babies. Yes. Marami. Mm-mm. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol kay Director Marilou Diaz Abaya kasama ang tanyag na cinematographer na si Lee Briones Maley. Dito pa rin sa Art2art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating arts calendar sa Sining Biswal. Bilang bahagi ng Lenten season, inihahandog ng Gallery Rafael ang exhibit na pinamagatang Lent, kung saan ipinapakita ang pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan. Nagbukas noong March 24 at magpapatuloy hanggang April 1. Ang exhibit ay nagtatampok sa mga gawa ng sculptors na sina Eduardo Castrillo at Toim Imao, abstract painter na si Jovan Benito at steampunk artist na si Ram Malyari. Ang Gallery Rafael ay matatagpuan sa second floor ng Serendra Mall, Bonifacio Global City, Taguig City. Para sa kadagdagang detalye, tumawag sa 856-3034 o mag-email sa galleryrafael@yahoo.com. Kasalukuyang itinatanghal naman ang exhibit na pinamagatang Encounters, World Heritage Baroque Churches of the Philippines sa National Museum of the Philippines. Tampok ang 79 large-scale photographs na nagpapakita ng kakaibang church heritage ng Pilipinas na pawang mga kuha ng French photographer at baroque expert na si Ferrante Ferranti.
Ang mga larawan ay bunga ng 2 linggong pagbisita ni Ferranti sa Pilipinas noong June 2014. Ilan sa kanyang napuntahang simbahan ay ang Immaculate Conception de San Agustin sa Manila, La Nuestra Señora de la Asunción sa Ilocos Sur, Church of San Agustin sa Ilocos Norte at Santo Tomas de Villanueva sa Iloilo. Kabilang din sa exhibit ang mga larawan ng Baroque churches sa Latin America at India. Makikita ang exhibit hanggang April 26. Ang National Museum of the Philippines ay matatagpuan sa P. Burgos Avenue, Rizal Park, Manila. Samantala, isinasagawa naman ni na Mark Valenzuela at Pablo K. Capati III ang kanilang exhibit ng contemporary ceramics sa George Vargas Museum, pinamagatang Terraforming. Ang kanilang exhibit ay nagpapakita di lamang ng kagandahan ng ceramics, ngunit ang paggamit sa mga ito ng mga artists para ibahagi ang kanilang mga ideya. Makikita ang Terraforming hanggang April 30. Ang Vargas Museum ay matatagpuan sa Ross Avenue, UP Diliman, Quezon City. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2art. Kasama pa rin natin para balikan ang mga kontribusyon ni Director Marilou Diaz Abaya sa mundo ng sining kasama ang premiadong Director of Photography na si Lee Briones Maley. So Lee, before we broke for commercial, we were talking about the movies of Direct Marilou Diaz Abaya, the social statements, the style that she brought, and of course the nurturing of the future sa future filmmakers. So she established the Marilou Diaz Abaya Film Institute and Arts Center in 2006. And dun kayo nga unang nagkakilala and naimbita kayong magturo. So what was she like as an arts educator? She's very passionate. Mm-hmm. And I think ang isang sekreto ni Direk Marilou bilang educator and bilang filmmaker is the discipline that she has, di ba? Mm-hmm. Napaka sensei talaga siya, di ba? Meron siyang yung purpose niya diretso. Mm-hmm. Meaning naniniwala siya sa pre-production. Mm-hmm. Mahaba ang pre-production, mahaba ang preparation. Mm-hmm. And tama lahat, 'di ba? Very 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 classical nga. Parang pati yung clapper dapat tama, yung nakasulat, 'di ba? Mm-hmm. Tama ang title ng bawat isa. Mm-hmm. Napiprepare ang artista ng tama. Mm-hmm. So that when the actual shoot happens and so that like when the actual teaching happens, ready na lahat. Mm-hmm. Meron siyang briefing, may debriefing. I would remember, you know, I remember spending the whole day, mm-hmm. diba? The whole day. Sasabihin niya, leave 4 hours lang. And I said, mahirap ituro ang cinematography ng 4 hours. Mm-hmm. Parang kailangan ko yung sunrise hanggang sunset. Uh-huh. And nakakahawa yung passion niya. So, maghapon hanggang gabi kami magkakasama. And after that, mm-hmm. may debrief pa siya mm-hmm. with the students mm-hmm. and with the instructors. Mm-hmm. So, I think yun yung nakita ko sa kanya, yung discipline, yung dedication, and yung passion. Mm-hmm. Yung research na ginagawa niya. Mm-hmm. And she makes sure that everyone is treated well, uh-huh. paid well, okay. fed well. Mm-hmm. Oo, very, very nurturing nga yung ano niya. Mm. So, napaka-holistic ng lahat, you know, when you're with her. Kumbaga, itinatama niya lahat. Mm. So that, you know, yung actual process ng shooting is very smooth. At saka maayos na. Ganun din yung learning process ng mga estudyante. Mm-hmm. Natatakot sila, nakikita ko natatakot sila pag nagpe-prepare, pag hindi sila ready. Mm-hmm. Because they know that she's ready. Mm-hmm. And then these students know that everyone, the faculty, is ready. You know, driving up to Antipolo is not a joke. Mm-hmm. And it's a beautiful place. It's a place to for learning talaga, especially mm-hmm. for art learning. Mm-hmm. And yung dedication, sometimes she would sleep there. Mm. And she would spend really long hours. Minamaximize niya kung ano pang oras siya meron mm-hmm. for the students. Mm-hmm. And now you will see that, di ba? Mm-hmm. You will see that amongst the Midafi graduates, yung discipline din nila in their craft, di ba, mm-hmm. in what they do. Mm-hmm. Yung purpose and direction, I would say, is the same. Mm-hmm. Okay. So, Okay. Naiiba, di ba? Mm-hmm. Naiiba siya sa lagay na yon. Mm-hmm. Okay. Well, actually, in a word, parang madidescribe mo mga pelikula ni Direk Marilou at as a person, she was
epic. Right? Malalaki. Which, malalaki, well, you know, yung kanyang mga pelikula talagang malalaki. And iba, iba sa ngayon, I think, mm-hmm. especially now with ang dami-daming mga indie films na lumalabas mm-hmm. na maliit. Siya malaki. Yes. Uh-huh. I think because of her reputation mm-hmm. and, you know, because of the, yun nga, yung social commentary niya na napaka-broad, mm-hmm. maraming producers, especially GMA, Filmex, yan yung mga makikita mong sumusuporta sa paligid ni Direk Marilou. Mm-hmm. And nakita ko yung research, you know, for example, nung niyaya niya kung gawin yung Muruami, mm-hmm. parang 3 or 4 months before the shoot, nagpiprepare mm-hmm. na talaga siya. Mm-hmm. Diba? Naglo-local casting siya sa Bohol, inaayos niya yung mga artista, inaayos niya yung script. Mm-hmm. Alam niya na ang laki ng responsibility niya as a filmmaker. Pero alam na alam din niya kung ano yung kwento na ikukwento niya. Mm-hmm. So sa ganun, I think, buong-buo yung backup ng producers, buo yung mga artista, mm-hmm. because of a leader, di ba? Mm-hmm. Yung kapitan ng barko, yung director mismo is ready, mm-hmm. di ba? Hindi yan hindi ko siya nakita nag-multitask eh. Mm-hmm. Parang isang pelikula lang at a time, mm-hmm. kasi ganun siya ka-focus. Mm-hmm. And so it's a good example, di ba? Sa generation ngayon, maraming indie filmmakers, I'm sure nakangiti siya. Mm-hmm. At marami dito mga estudyante rin niya, di ba? Mm-hmm. Na kahit sa maliit, kahit indie, maiilagay mo pa rin yung pamamaraan niya to prepare well, di ba? Yes. And to see what you can do with small stories that can be actually told big or has a bigger consequence or bigger lessons yes. in life. Uh-huh. Okay. But what was she like as a person? She's sweet. Mm-hmm. Alam mo, you can sit with her and talk about music, you know, and cry, alam mo yun, napaka, you're talking to a person, a woman, mm-hmm. di ba, who has kids, and at some point, hindi ko makalimutan yung sabi niya na I was insisting on visiting her. Mm-hmm. And sabi niya, nahihirapan siya. Mm-hmm. So I asked her, I just want to ask you, do you want us to continue the school? Mm-hmm. And because it's something that you started na mahirap iwanan, di ba? Mm-hmm. And then she said, alam mo, Lee, hindi ako makapagsabi kung dapat siyang ipagpatuloy, di ba? Sana magpatuloy siya. Mm-hmm. And sabi nga niya, nung ginawa niya yung last na movie niya, sabi niya, ito yung purpose. Ito yung purpose ng school din, di ba? Mm-hmm. Kasi ang kasama niyang magtrabaho, mga estudyante niya, mm-hmm. lahat ng tumulong sa kanya doon. Mm-hmm. So yun, mm-hmm. parang... She really prepared for that. Yeah, mm-hmm. she's ready. She's ready like her films. As she was all her life in 30 years yes. in the film industry. Mm-hmm. Talagang up to the very end, she was very prepared. Yeah, she was very prepared. Mm-hmm. She was very grateful. Mm-hmm. And, you know, she knows it will not end there. She knows she has a legacy. Mm-hmm. Meron siyang maiiwang mga bata. Mm-hmm. Diba? Bigger than her films, even bigger than herself. Mm-hmm. You know, because nakita niya yung continuation of what she started. Mm-hmm. Yun yung, para sa akin, napaka-importante yung ginawa niya. Mm-hmm. Mm-hmm. So the school is continuing? It's still there, di ba? Mm-hmm. Pero hindi ko alam kung may mga workshops na nangyayari. Mm-hmm. Ko-sponsored ng Star Cinema, ng Ateneo. Mm-hmm. And then, maraming estudyante bumabalik. Mm-hmm. Bumabalik kami to post on ano yung mga ginawa namin. Parang mm-hmm. tribute sa kanya na, Mother, ito yung, nandito na kami ngayon. Yeah. Aha. Uh-huh. And madalas niyang naging katrabaho ang kanyang asawa, no? Si Manolo Abaya. Mm-hmm. And in fact, sa paggawa ng pelikula, I guess mahalaga na may rapport yung artistic compatibility ng director at ang kanyang director of photography. Yes. That's very important, no? And it's very true. Mm-hmm. Well, mm-hmm. Yes, I agree with that. Hindi lang sila magkaibigan, mm-hmm. pero collaborator sila. Mm-hmm. So, makikita mo si Bossing, si Direk Manolo, is a director, you know, in his own right. Mm-hmm. Pero pag magkasama sila, makikita mo yung respeto for each other, di ba? Mm-hmm. Maaring sometimes meron silang difference ng opinions, mm-hmm. pero nire-recognize nila na sa particular moment na to, si Direk Marilou ang director. Mm-hmm. At siya, si Bossing bilang director of photography, ikaw ang magta-translate kung ano man yung vision na nakikita niya. Mm-hmm. So,
makikita naman siya sa resulta mm-hmm. sa mga pelikulang ginawa nila yeah. together. Uh-huh. Okay. So if you had to choose three of her films na sabihin na nating must-watch films mm-hmm. niya for the whole, para sa lahat ng mga kabataan, lalo ngayon, all over the Philippines, ano-ano itong mga ito and why? Para sa akin yung Brutal, mm-hmm. kasi siya yung unang parang wow, di ba? Mm-hmm. Nagulat ako yung Brutal. Mm-hmm. Sa Pusod ng Dagat is a favorite of mine, and yung Jose Rizal. Mm-hmm. Yung tatlong yon na parang iba-ibang panahon ng pagkukwento ni Direk Marilou. Mm-hmm. Pero nakita mo rin yung consistency at yung growth niya bilang filmmaker mm-hmm. at yung gusto niyang sabihin. Diba? Mm-hmm. From someone na maraming feminist films to someone na who can deal with the classics and what is truly Filipino. Mm-hmm. And then someone who can tell a big story, you know, using a small place or a small milieu. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Sa Pusod ng Dagat, doon ko siya nakita. Mm-hmm. So yun yung para sa akin, tatlong iba-ibang pelikula na sana panoorin ng kabataan. Mm-hmm. At alam kong papanoorin pa ng future filmmakers. Yes, for sure. Kasi talaga makikita mo din yung evolution of an artist, no? Totoo. Okay, tomorrow is March 30 and it would have been Direk Marilou's 60th birthday. Iniwan niya tayo 3 years ago. Yes. And she was only 57. Sa maiksing panahon na naging bahagi siya ng larangan ng pelikulang Pilipino, ano sa palagay ninyo ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon as an artist and as a woman? Okay. I think she's an example kung paano umakay, paano mag-inspire mm-hmm. ng mga bata, ng kapwa Pilipino at ng mga babae at sino man sa buong mundo. Mm-hmm. Na sa pagkukwento at sa pagtuturo, marami kang magagawa kahit wala ka na. So yung legacy niya for someone who has a very distinct point of view, very subtle, very intelligent, I would say very kind in that mm-hmm. manner, di ba? Mm-hmm. Kasi kahit na ang brutal nung napapanood mo tulad ng pelikula niya na isa, dadapo sa iyo, dadapo sa puso mo at sasabihin mong totoo ito. Mm. So it's something universal. Filmmaking is universal, but there is a brave woman mm-hmm. who stepped forward, you know, early on in her life to say something. Mm-hmm. And that is very important. Mm-hmm. Maraming salamat, Lee, sa pagbisita mo dito sa amin. Of course, you know, Direk Marilou Diaz Abaya's legacy, she will continue to be with us. That's true. In her films and with her students, and you know, that is her legacy. That's and true. We will all benefit from her, all her accomplishments in her life. That's true. I agree. Okay, hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo kami ulit dito sa Art2art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.